Random math problem number 84. So this about work problem. So ang question na ito ay ipiniem lang po sa akin. Medyo challenging po itong question na ito. So makinig po tayong mabuti. So if M is asked to work alone on a project, he will require 25 days extra to finish it than the time M and N to take to finish it together. However, if N is asked to finish it alone, he will require 1 week and 2 days more to finish it than what M and N would take together. In how many days will M and N finish the project working together? Okay, so ito po ang ating mga choices, 15, 18, 20, or 25 days. Okay, so sagutan na natin ang ating problem. So sa work problem na dalawahan, dalawa kasi yung pwede nating gamitin na formula para dyan. So yung karaniwan na ginagamit natin, 1 over m plus 1 over n. Nagdiretso na akong m at n dahil yun yung nasa given natin. Pag nagtulong yung dalawa, kunin lang natin yan, ratio nila, 1 yung numerator, equal yan sa 1 over yung together. Let's say x yung together. Okay, so ito yung formula na ginagamit natin, pero meron pang isa. Yung isa naman ay time spent ni M na rin ang gagamitin natin over rate ni M plus time spent ni N over rate ni N equals 1. Okay? So equals 1. Ibig sabihin ng 1 ay yung whole na trabaho. Pag natapos yung buong trabaho, kaya equals 1 yan. Okay, so ito ang gagamitin natin. Ang gagamitin na lang nating formula para dito ay mas maganda siguro itong isa na lang, ito na lang, pero itong x, imbis na x nandito, parang same nitong formula nito, pero yung x ilalagay natin dito sa taas. So magiging ang formula na gagamitin natin ay itong x, multiply lang natin both sides. So magiging x over m plus x over n is equal to 1. Okay? So yan ang gagamitin natin formula. So burahin na muna natin itong mga nauna para yan, focus tayo dyan sa formula na gagamitin natin. I-rewrite ko lang dito. X over M plus X over N is equal to 1. Okay, so tapos, yan. So analyze muna natin mabuti. So ito yung pinakaunang formula natin. So this is our equation number 1. Kapag nagtulog si M tsaka si N, so matatapos nila yung trabaho. Ayan, X over M plus X over N equals 1. So dito sa unang statement natin, if M is asked to work alone, ayan, work alone on a project, he will require 25 days extra. So 25 days extra daw, ito si M. 25 days extra si M to finish it than the time M and N take to finish it together. Okay, so equate natin yon. So, paano ba yung together? Ito yung together. X over M plus X over N. So, therefore, equation number 2 natin. So, we have X over M plus X over N is equal to, imbis na 1, sabi, he will require 25 days extra. So, yung time spent ni A, yung nakasulat kanina sa formula natin, time spent ni M, may another 25. So, magiging X plus 25 siya over rate ni M alone. So, ayan. Over M. So, this will be our equation number 2. And then, since 3 unknowns tayo, meron tayong X, M, tsaka N, kailangan pa natin na isa pang equation number 3. So, kay letter N naman. However, if N is asked to finish it alone, he will require 1 week and 2 days. Pag sinabing 1 week and 2 days, so that is a total of 9 days. Okay? 9 days more. So, 9 days more to finish it than what M and N would take together. So, yung left side natin, ganito pa rin, X over M, yung together. Ito yung together, X over M plus X over N equals, kapag si alone daw si N, 9 days more. So, we have X plus 9 over N. Ayan. So, this will be our equation number 3. So, ang hinahanap natin dito, in how many days will M and N finish the project working together? Working together. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin ay yung X ang hinahanap natin. Ito ang kailangan nating isolve, yung X. Kasi kapag working together sila. So, ito yung formula natin ng working together. Pareha sila ng number of days. So, X over M plus X over N equals 1. So, ngayon, ang kailangan nating isolve ay yung X. So, meron tayong 3 equations. So, pwedeng nating isolve ito by substitution na lang. Kung mapapansin nyo, lahat ng left side natin,
lahat ng left side ay x over m plus x over n. Okay? Since pare-parehas ang left side natin, pwede nating i-equate ang right side. Okay, so i-equate natin dito sa 1 parehas kasi yung equation number 1, ang right side 1 lang. So yun yung pinakamadali. So equate natin ang 1 and 2. Okay? So equate natin ang right side ng 1 and 2. So we have x plus 25 over m is equal to 1. So tapos masisimplify na ito, multiply m to both sides lang. So yung m mapapapunta lang dito, m times 1. So therefore we have x plus 25 is equal to m. Okay? So yan na yung magiging value ni m. So lagay natin, sige, equation number 4 na ito. And then equation number 5 naman tayo, yung equation 1 and 3 naman. 1 and 3, by substitution ulit, ang left side nila ay parehas x over m plus x over n. So equate lang natin yung right side. So we have x plus 9 over n, ito yon, equate natin sa right side ng equation 1, which is 1 lang. So multiply n to both sides, so therefore magiging na siyang x plus 9 is equal to n. So ito yung equation number 5 na natin. Tapos by substitution na lang, itong value ni m, di ba si m tsaka si n, ito yung value nila, x plus 25 and x plus 9, isa-substitute natin ngayon yan sa equation number 1. Okay? So palitan natin si m. Ayan. So itong m, papalitan natin ng value ni m na x plus 25. Okay, so kopyahin lang natin to equation number 1 by substitution. X over ang value ni m ay x plus 25. So we have x plus 25, ayan, in terms of x na lang yan. Plus, kopyahin natin yung numerator x. And then ang value ni n, papalitan natin, manggagaling sa equation number 5 ay x plus 9. X plus 9 equals, ang right side natin ay 1 lang. Okay, so ayan, in terms of x na lang siya. So, masasolve na natin yung x. Okay, so solve for x, i-multiply natin both sides of the equation by the LCD. Ano bang LCD natin dito? Ang LCD natin ay yung product lang ng x plus 25 and x plus 9. Okay, so multiply natin both sides. So, gawin natin detailed ang solution nito. Ayan, so multiply natin both sides itong equation natin. So, we have x plus 25 times x plus 9. Okay, so tapos i-rewrite lang natin itong equation. So we have x over x plus 25 plus x over x plus 9. Okay, equals 1. So minultiply natin itong left side, imumultiply din natin syempre yung right side. X plus 25 times x plus 9. So tapos simplify na natin. So syempre, i-distribute natin ito dito at parang ito yung first term and then distribute sa second term. So in short, parang kino-cross-multiply na lang yan. So ang shortcut lang doon ay cross-multiply lang ito. X times x plus 9 and then x times x plus 25. Dahil pag dinistribute yan, makakancel yung isa. Okay? So therefore, we have so x times x plus 9 plus x times x plus 25 equals product nito. So magpo-foil method lang tayo dito. So we have x plus 25 times x plus 9. Okay, so ano lang tayo? Mag-multiply lang tayo. So distribute ito. Ito, distribute. Tapos ito, foil method tayo. So distribute itong x sa x tsaka sa 9. Tapos distribute itong 25 sa x tsaka sa 9. Okay, so distribute na natin x times x. So we have x squared. X times positive 9, positive 9x, plus ito naman kabila, x times x, so another x squared, x times 25, positive 25x, equals x times x, so we have x squared, plus x times 9, so we have positive 9x, and then ito naman positive 25 times x, we have positive 25x, and then 25 times 9, wag muna natin i-multiply, lagay lang natin 25 times 9. Okay, so tapos mag-cancellation lang tayo. I-cancel natin yung meron sa left tsaka meron sa right. X squared, meron sa left, meron sa right. Cancel lang yan. We have 9x sa left, 9x din sa right. Cancel lang yan. 25x sa left, 25x sa right. Cancel na lang. So therefore, ang natira na lang ay maunti na.
x square na lang ang natira dito, and then sa right side ang natira na lang ay 25 tsaka 9. Kaya hindi ko minultiply dahil kung mapapansin nyo, ang 25 at 9 ay perfect square. So, ang right left side natin ay x square. So, extract the square root lang, square root ng both sides. Kukunin lang natin. Tandaan, kapag nag-square root tayo na galing sa x square, may positive and negative. Pero dahil ang pinag-uusapan ay how many days, mawawala na yung negative. So, positive na lang ang kukuhanin natin. So, therefore, x is equal to square root of 25, that is equal to 5. Square root of 9, that is equal to 3. So, therefore, the correct answer is x is equal to 5 times 3. The answer is 15 days. So, therefore, the correct answer is letter A, 15 days. Okay, so yung rate nila, ayan, 15 yung together. So, 15 yung together nila. So, pwede nating i-check ito, pwede nating i-solve yung rate pa nila ni M tsaka ni N. Kung gusto nyo kunin yung rate ni M tsaka ni N, kung alam na natin yung X, so medyo mahabang proseso pa rin ito. So, ayan. So, kayo na ang bahalang mag-solve nun. I-substitute na nyo na lang ang value ni X na 15 days dito. So, palitan nyo ng 15 yung mga X para ma-solve nyo yung rate ni M at ni N. So, anyway, ang inahanap lang naman natin ay together, kaya yung X lang yon. So, 15 days kapag nag-work sila together. Okay, so I hope nagustuhan nyo yung explanation ko para sa problem na ito. Thank you for watching. And kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.